Isang maganda at isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo, guys. So for today's video, guys, mag-aabang lang tayo ng kalapate para sa Piplap Derby Race nga ng club natin na CLRPC. Ang hagis nga, guys, Sorsogon. So dalawa lang naman yung iniload nga natin, yung nandun, ano? Yung si Balileng, yung Batman nga na kalapate nga natin, hindi natin nakarga ng portlap, saka yung nandito si Boam. Yung napag-clock natin na 994 nung nakaraang portlap. Yun nga lang yung aabangan nga natin. Alas 12:30 na nga, ano? Mga 50, abangan na. 1-2 na yung speed nung magiging ibo natin pababa. Hindi nga ako nag-aabang ng ibo na hindi bababa sa 1-2 yung magiging speed, ano? Dahil nga sa sobrang layo na nung magiging hagis nga natin ngayon. So, wala nang mag-ibo na mag-i-speed ng 1-2 pataas. Napakabilis ng ibo na yun pagka nag-speed ng 1-2 pataas dahil nga sa sobrang layo. Yung tulad niyan sinasabi ko nung nakaraang video natin, pagka ganun kalalayo, normal na yung mga speed ng ibo na 1-1, ano, pababa. Mahirap na tayo makapagpa-speed ng 1-2 na ibon. So, yun nga, ano, kung nakaraang port lap, eh, 800 pa yung ibo na naglalaban-laban. Ngayon, nasa 400 na lang, ano, 449. So, pakita ko na lang, guys, dito yung kung ilan yung ibong naglalaban-laban sa dalawang ibon na in-entry natin. Makikita nyo naman pati ring number nga ng ibon na in-entry natin. Tapos pakita ko na rin yung forecast. 12:50, mag-aabangan na tayo. 1-2 na yung speed. Buti nga medyo lumululam na nga dito, ano. Kanina sobrang init. Kaya dito tayo nag-intro. Kadalasan kasi doon tayo nag-i-intro. Ngayon hindi tayo nakapag-intro doon dahil bilad na bilad tayo sa araw, sobrang init doon. So update ko muna kayo, guys. Kasi nga, nag-umpisa na rin yung summer nga namin. At naghagis na nga sila. So, hindi pa tayo naghagis dahil nga sobrang aga pa naman. Kaya pa natin habulin. Sobrang lalapit pa naman ng hagis. Siguro, pagka pang-anim na hagis na, saka natin isasampa. Dalawa lang naman isasampa natin. Dalawang all bird. So, binunot ko para may mapanlaro tayong pang summer. Binunot ko, stock na sana yun. Kaso, te-testing ko ilaban. Medyo matatanda na rin, nasa isang taon na rin mahigit, ano. Kaya lang, ang gagawin na lang natin diskarte yung di sila malalaspag nga para ano, update ko lang kayo, papakita ko sa inyo kung alin yung mga ilalaban nga natin. Makakapag-update pa naman tayo kasi medyo maaga pa. Pamaya-maya pa naman siguro yung dating anong ibon nga natin. Saglit ko lang naman kayo i-update para mapakita ko sa inyo yung dalawang pang-summer nga natin. Dahil dire-diretso nga yung race nga natin na to. Tapos siningitan na rin nila ng summer kaya yun nga, kailangan natin humabol para sa summer. So tara, guys, pakita ko muna sa inyo bago tayo magabang. Ito nga, guys, yung unang bluebird na panlalaban nga natin. So dalawa nga yung panlalaban natin sa summer race. Open race naman yan kaya kahit all bird pwedeng isali. Ayan, kapatid ni Boam yan sa nanay at tatay. Kaso una lang siya. Una siyang anak bago si Boam. Kaya matanda to kay Boam ng mga nasa isang buwan mahigit, ano, isang buwan at kalahati, ganun. So ayan, kamukha siya, kaso bluebird lang yung kulay niya, si Boam checkered. Pero yung hulma ng ulo saka mata, kamukha yan, pulang-pula rin yung mata. So balak natin ilaban talaga sa summer, ano. Kaya mga pang 6 training na, no, natin ikakarga to. Kasi kabisado naman natin yung linyada, so sobrang lalapit pa, sayang yung pera nga natin kung ikakarga kagad natin. So paronda-paronda lang muna, tapos sa self-toss ko bago natin ikarga. 2 days bago natin ikarga sa self-toss ko ng isang beses. Ayan yung una nating ibon na pang summer. Ito naman, guys, yung pangalawang ibon na pang summer nga natin, yung kapares ni Boam. So nag-itlog na rin. Kung meron nga sa ating nanonood na malapit dito, kung gusto ng itlog ng kalapate, nasa 4 days pa lang namang itlog yan, ano? Yun ang bilang ko dyan. Kung may sitter kayo nag-itlog ng 4 days pa lang din, pwede nyo palitan, pwede nyo kunin sa akin. Kung wala naman, tatapong ko lang din kasi yung magiging itlog niyan dahil nga sa ilalaban natin itong hen, malalaspag kung sakaling papipisa natin. So ayun yung pangalawa. Bali, abang-abang na tayo ngayon ng kalapate, ano? Time check tayo, guys. Alauna na. 1-2 pa baba na speed ng ibon nga natin. Tapos weather update na rin tayo dito sa lugar nga natin. Medyo maraming ulap. So malulam-lulam. Pero sa tingin ko, hindi naman uulan, ano. Wala namang nagbabanta or walang nagbabadyang ulan na dadaan dito sa lugar natin. So sana makauwi na lang na mabilis yung dalawang inaabangan nga natin.
So kahit hindi mabilis, basta mag-clock at umuwi sa oras, okay na sa atin yun. A few moments later. Time check guys. Mag-alas 4 na, isang oras na lang tayo mag-aabang kay Boam saka kay Baliling. So sana makauwi sila ano, at mag-clock pa bago tayo makatop. So abang-abang pa rin tayo guys. One eternity later. So yun guys, ano, mag-outro na tayo dahil hindi nga tayo inuwi ng dalawang kalapati nga natin. Alas 5 na, katop na natin. So si Baliling saka si Boam yung nakakulong dun. Kung napapansin nyo, nakaitim na tayong damit ngayon, ano, dahil yung unang damit nga natin na t-shirt na puti, nabasa ng pawis, kahabang ano, kaso hindi sila dumating. So yun nga, nangyayari naman talaga sa pansier yun, kahit na veterano ka or baguhan ka, talagang minsan nahihirapan umuwi yung ibon dahil hindi naman natin alam kung saan dadaan yun. So talagang hindi tayo inuwihan, cut-off talaga yung dalawa natin. So umaasa pa rin tayo na uuwi sila hanggang bukas para ma-recover kagad natin ng maganda kung sakaling uwi, kahit na hanggang bukas. So kung sa Martes kasi makakauwi pa yung dalawa natin, medyo alanganin na dahil Thursday magiging karga. Pero pipilitin pa rin natin ma-recover kung sakaling umuwi sila. At aasa pa rin tayo na umuwi sila. Dahil nga last lap na, tatawid ng dagat na sana. Kaso yun nga, pinaasa pa tayo or hindi pa tayo inuwihan. Pero aasa pa nga rin tayo, tulad ng sinabi ko, na sana umuwi sila kinabukasan. Bali, pinaparonda ko na nga pala guys yung ano, sasali nga natin sa summer, ayan. Kabababa lang, kanina ko pa pinaronda. Tinetraining ko kasi nasa stock loft lang siya. Kaya lagi kong pinaparonda, dinadalasan ko na hanggang tanghali para sa tumibay. Kasi nga pang 6 na training na saka natin siya isasabay sa track. Medyo malayo na para malaman natin kung ganun din, ano? Kung paasahin din tayo niyan. Pero sa tingin ko, malapit-lapit kasi karera pagka sa norte. Sa south kasi talagang malayo yung fourth lap namin ng south, last lap na sa norte nga yun. Nadagdagan pa nga ng dalawang lap, fifth lap saka sixth lap. Yung sixth lap sana, kung uwi yung dalawa nga natin, masasampa natin. Tawid dagat na nga. Bisaya na. So yun na lang guys, hanggang dito na nga lang guys yung video natin. So i-update ko na lang kayo kung uwi pa para ma-recover nga natin. Tapos ma-load pa natin para sa last lap. So sumisiksik na yung pang summer nga natin gagamitin na pang karera, ano? Dito kasi siya sanay sa kulungan na to eh. Kasi ginamit siyang pang motivation. Kasi guys, ginamit siya pang motivation, dito siya kinukulong, kaya sanay siya dito umuwi. So hanggang dito na nga lang guys, ingat kayo guys, God bless.